Okay, mga kahabis, nandito na tayo sa unit ni Kuya Jun. Papakita niya sa atin ngayon yung setup niya. Okay? Setup niya dito sa aquarium yung kanyang guppy. Maliit lang na aquarium. Maliit na aquarium na guppy setup. Okay. 2.5 gallons. Tignan natin. 2.5 gallons. So describe niyo sa akin anong setup niyo dito, Kuya Jun, sa inyong aquarium. Itong mga subscribe, share and like to your friends. Bye. Si Daddy Joe po ulit. May special guest po tayo this afternoon. Isa sa aking mga ina-idol na dahil sa kanya nag-umpisa ako ng aking hydroponic garden. So akin po tayo sa ating rooftop. Masyado madilim. Makikita niyo pa rin ako. Anyway, we have a special guest. Itong aking lang mga may idols dito sa aming tinitiraan. So siya yung nag-inspire sa akin na magtanim sa aming laundry area. Okay? So samahan niyo ako. Kaya natin, papakilala ko siya sa inyo. And I'm sure ma-inspire kayo sa kanya. Now, despite retired na siya, so ang dami pa rin, naging productive pa rin siya despite the pandemic. So, basta nakikita mo. Very exciting ang episode natin ngayon ng Pandemic Hobbies TV. Okay? And to the next class. Laki tayo. Mga hobbies. Okay. I'm very excited. Sana may excited kayo. Okay. Dito na tayo sa rooftop. Yan. Okay, mga hobbies. Nandito tayo. And ito po si... Pakilala ko yung ang aking idol dito sa pagtatanim sa kapag-alaga, si Kuya Jun. Kuya Jun, magandang hapon po. Hi. Kamusta kayo? Magandang hapon. Ay nako, anong ginagawa niyo diyan, Kuya? Anong nagpapakain ng aking mga ay, alaga? Ay nako, napakaganda. Ano tawag din sa ganito isda, Kuya? Ito yung half HB white. HB white, anong klaseng isda? Guppy. Ah, guppy. Ito naman ang okay. Tiger guppy. Tiger guppy. Wow! So kayo lang nag-breeding yan? Oo, mga anak na yan. Mga anak na to? Gano'ng katagal na kayo naggaganto, Kuya? Magti-3 months na. Tapos gano'ng karami ng ano nyo na napunla nyo na ano, itong mga anak-anak na to? Madami na to ah, Kuya. Grabe. Kunti pa yan. Pinagkaka... tuwaan lang. Oo. So ibig sabihin itong mga hobby nyo na to, inumpisan na ito pandemic, di ba, Kuya Jun? No? Ba't nyo naisipan na mga isda ang ano nyo? Ang, kasi ito, ito mga fry na ito. Oo. Grabe, ito yung mga ganda. Anak. Oo, mga anak. Okay. Mga ano pa lang to. Mga mula nung 25. Mga 1 week. 1 week pa lang. Grabe, ganda. Mga ano ito, mga 30 to 40. 30 to 40? Price. So tuloy-tuloy lang ang ano yan, pagpaparami yan. Ay, napakaganda ng hobby ninyo, Kuya Jun. Ito yung sure, mga blue. Mga kahabis natin, mag-interesado sa ganito. Doon sa loob. Pa, nag-ano ba kayo, Kuya? Nagbebenta na ba kayo? Pag ay, mga ibang interesado, pag naging ready na kayo, syempre, yung mga iba natin nanonood, baka gustong gamting hobby rin ito. Ako lang. Opo. Sa isipin nyo, ang lit-lit ng space ni Kuya. Oh. Tignan natin. Iyano natin, ha? Focus natin. Okay, tignan mo. Square meters lang ito. Oo. Laundry area lang ito eh. Tapos ang ginawa niya, nilagay niya ng bubong. Okay? Parang clear plastic. Tapos ito, ginawa niyo na lang ito, no? Itong mga kahoy na ito. Yan, kayo lang mismo gumawa. Oo. Tapos ito, anong saan niya naibili ito? Mga, ito, dyan lang siya South. South Supermarket. Buy one, okay. Take one. Oh, buy one, take one. So, kailangan ng mga mura lang talaga. Hindi kailangan mag-invest ng malaki. Oo, yun nga eh. Mura, tapos ito mga halaman na to, anong klaseng halaman yan, Kuya? Ito mga... Ito yung water lettuce. Water lettuce. Oo, oh, water okay. Lettuce. Saan naman nakukuha yan? Yung mga water lettuce. Mga
Binili ko ito noon. Nga po. 30 pesos. 30 pesos. Ngayon ang dami na, sobra-sobra. 30 pesos lang, dumami nang dumami na. Every week binabawasan ko 'yan. Opo. Ginagawa ko namang organic fertilizer. Ah, okay, pag dumami na. Oo, nandun sa kabila, pinapabulok ko. Ilalim. Ingatin ko ito. Ang dami. So ano, wala po itong oxygen, walang kahit anong walang source ng ano. So walang natural pump, walang kahit ano. Natural lang. Natural lang. Ay, galing ano. So yung oxygen nila from the plants. Oo. So very organic ang pagkakasetup nyo. Tapos yung natural na hangin. Oo. Yes. Ngayon, oo, panahon ng tag-init. Opo. Eh, itong ano ko nga, namatay dahil sobrang sigurong init dito sa taas. Sa taas? Ah, okay. Oo. Hindi. Oo, so yung kailangan. Kasi eh, mga kabis, dapat intindi natin. Siyempre, ang isda, number one dyan, di ba? Yung tubig, quality ng tubig, di ba? Yung aeration, yung para meron silang hihingahan, di ba? Siyempre, yung feeds natin, pinapakain natin. Kala ko, nag-uumpisa lang naman ako eh. Oo, oo. Dahil nagla ako ng tubig para magkaroon ng panibagong fresh na tubig. Opo. Pero hindi kaya sa sobrang init. Sa init. So anong ginawa nyo adjustment dyan? So hindi mo na dito sa taas? Nagdagdag ako ng halaman. Okay. Nagdagdag ako ng halaman. Okay. Tapos dagdag ng tubig. Opo. Tuwing umaga. Oo. Mga isang tabok yung dinadagdag ko. Ah, kasi so adjustment sa water temperature. Pagdating ng hapon, tignan mo sa hapon. Opo. Nag-evaporate na. Yan nag-evaporate. Ang binaba na tubig. Ah, ganun lang ka, ano? Kabilis, oo, no? So, yung linya, yung nakita nyo na kinabukasan, linya, kabis, umaga. Yan natin yung mga linya na yan, no? Kinabukasan nyo sa umaga, magdadagdag uli ako. Ah, okay. Ganyan lang. Pero ang ganda ng hobby nyo, ah, kuya, no? Parang very, very, ano, sa ang ganda nila. Merong, so, pwede ba ilagay sa aquarium to, ang gantong isda? Ipakita ko sa iyo sa aquarium ko, nandun sa baba. Ah, oh, sige, sige. Ano tayo? Baba tayo. Okay, di pa tayo sa baba. Gano. Pakita ko lang sa inyo yung setup ni Kuya Jun. So, gano'ng kalaki yung laundry area nyo, Kuya Jun? Napakaliit, no? Pero napaka-productive ni Kuya Jun, no? Isipin nyo. Basta't makaikot lang ng konti. Oo. Imagine nyo sa condominium na tinitira namin na meron siyang ganyang setup. No, di ba? Tapos napakaganda ng hobby niya. 2 square meter lang. Ngayon lang pandemic niya rin na umpisa nito. Dati ito si Kuya Jun, nakuwento ko sa inyo sa dati kong video, di ba? Yung siya yung aking idol doon sa aking halaman, di ba? Siya yung na-inspire ako mga kahabis dahil sa kanya, yung petsay niya, yung mga letos niya. So, napakaganda ng kanyang hobby. Kasi kami dito sa taas, siyempre limited ang space namin dito sa aming tirahan. So talagang kailangan maging ano namin, kailangan mag-ano tayo, maging very productive tayo sa ano. O sige, bababa tayo, tignan natin yung ano ni Kuya Jun sa baba. Okay mga kahabis, nandito na tayo sa unit ni Kuya Jun. Papakita niya sa atin ngayon yung setup niya. Okay? Setup niya dito sa aquarium yung kanyang maliit, guppy. Maliit lang na aquarium. Maliit na aquarium na guppy setup. Okay. 2.5 yan, gallons natin. 2.5 gallons. So describe nyo sa akin, ano yung setup nyo dito, Kuya Jun? Sa inyong aquarium. Itong mga halaman, natural plants yan. No? Okay. Tapos bumili ako ng filter na buy one, take one, okay, sa Shopee. Mm-mm. Tapos ni-revise ko. Okay. Naglagay ako ng biofilter, biological okay filter. Ah, para yung waste nito, uh-oh, which is toxic, uh-uh, pag dumami, uh-oh, iku-convert ng biofilter into nitrogen. Mm. Kasi dyan tumitira yung mga uh-oh nitrifying bacteria. Uh-oh. Okay, so ito mga iba dito, mga ano nyo na? Yung palahi nyo na? Mga anak na? Puro anak. So paano kayo nag-start nito? Ilan ng binili nyo, ilan ang ano nyo? Nag-start ako sa yung tinatawag na trio, dalawang babae, okay, isang lalaki. Okay. 2 female, uh-oh, 1 male. Uh-oh, okay. Yun, binili ko, 350, 300. Ah, ganun lang, yan. Ganun lang kumura. Tapos, sa trio. Oo, okay, trio yun. Uh-uh. Tapos, pinanak ko. Uh-uh.
Nung nanganak, okay, lalo na kung breeder size yan, maraming manganak. Oh, mga 20. Okay. Meron nang nakuha ko, 40 ang anak. Sa magdamag lang yun. Ah, galing ano? Every 2 months, tinitingnan ko, nanganganak uli. Kaya siniseparate ko ang lalaki sa babae dahil panay ang anak niyan. Mahihirapan ako pag... Saka limited pag yung yan. Space niyo. Oo. Isipin so, siniseparate ko yan. Yun ang trabaho ko. Araw-araw, tinitingnan ko saan yung lalaki sa babae dahil magbubuntis yun kung hayaan mo sila. Sabi sabihin, pag may malaki pala space kayo, talagang pwede yung paramihin itong ano na to, magapi. Magaling paramihin. Magaling paramihin sila. Tsaka yan, merong contest yan. From time to time, mayroong regular sila na contest na kinukumpit yung quality ng gapi. Ay, yung paglaki. Galing, ano? So, ito, paano mo malalaman ng male saka female na gapi? Anong itsura niya? Ito, halos lahat yan, male. Okay, male. Oo. Kaya hindi ko nilagyan ng female dahil mag-aanak yan. Ay, okay. Dadami na naman. Dadami na naman. Puro male yan. Oo. Ang male, pahaba lang ang katawan, tapos mahaba yung buntot. Mm-mm. Mostly, ang male, very colorful. Okay. Ang female, malaki ang tiyan. Oh, galing. Yun, malaki ang tiyan. So, mas malaki yung female? Malaki ang female. Compared sa ano? Kaya yan. Ang setup ni Kuya Jun. Itong biofilter mo, kayo lang gumawa niyan, ano? Oo. Parang hindi ko nakikita sa mga medyan. Talagang trial and error, ha? Sa katagalan yung nag-aalaga. Na-research ko lang yan. Kasi ang biofilter, kung bibili mo, napakamahal. Opo. May mga biofilter na nabibili ko, mga pan. Mm-hmm. Pero hindi ko kailangan yung ganoon kamahal. Okay. Oo. Ang kailangan lang kasi maraming surface area. So nakita ko, itong lava rock, maraming butas yan, tapos napakagaan. So, mas marami ang butas, mas maraming surface area. Doon tumitiryo ang nitrifying bacteria. Ang purpose naman ng nitrifying bacteria, yung waste nito, na pag nadumami ay toxic yan, hihigupin yung biofilter, yung ano ko, may sponge filter yung hihigupin, tapos dadaan sa biofilter. Pagdating sa biofilter, i-convert niya yung... Parang DIY. DIY talaga lahat yan. DIY talaga si Kuya Jun. Yun ang gusto ko sa kanya, talagang, ano he finds ways . Parang, di ba, kung ano merong available, okay, observe niya, tignan niya kung ano yung existing. Oh, tapos magre-revise siya ng konti, gagawa siya ng experimentation. Pwede ka mamulot. Ah, okay. Ito. Oo nga, no? Sige, paano ba itong, describe nyo nga, ano ba yung mga laman nitong, maligo kami sa dagat doon sa Subo. Okay. Namulot ako ng corals. Corals. Kasi nagdami kong dala doon sa taas. Iniwan ko. Kasi, so pwede siya sa mga ibang setup na ibang ini-aquarium? Kung merong magpapagawa ng malaking aquarium setup, pwede kong i-setup yun. Ganda. Itong halaman dito, ano ba? Aquatic plants din yan? Oo, aquatic plants yan. Okay. Lahat ito yan. Fresh water, no? Fresh water po fresh ito. Water. Okay. Ito, ganda. Kung wala yung biofilter, Cloudy yung ano, no? Malabo ito, more than 1 month na yan. Oh. Hindi ako nagpapalit ng tubig. Oh, imagine more than yung, 1 month na yan. Makakabis, pag meron kayong gantong setup, ibig sabihin less maintenance, di ba? Oh, kasi pag less maintenance sa atin, syempre busy tayo, pakain lang na tayo, di ba? Yun yung maganda sa pag-hobby na hindi tayo masyadong, alam nyo, yung naabala, busy tayo lahat, di ba? Nag-work tayo, nag-ano tayo. Okay, pag may setup pala kayong ganito, less, cleaning. Di ba? Medyo. Napanood mo. Opo. Nawawala yung stress mo. Yun. Number one yun. Number one yun talaga. Pag nag-hobby kayo, dapat talaga nakakawala ng stress. Di ba? Yung, eto lang, manunod ka lang ng isda, very soothing . Saka yan, i-focus natin yung mga isda, Grabe, ang ganda. Gapi.
Anong mga variety to, kuya? Iba-iba pangalan nito eh, no? Tiger Mosaic. Tiger Mosaic. Ito. Yung kurot parang tiger. Yung isa, red. Anong tawag na itong isa? Yung dalawang piraso yan. Mm-hmm. Ganda, oh. Red tail. Tapos parang meron ka ng ano, aquatic garden doon sa loob. Kung malaki lang itong ating lugar, opo. Kukuha ko ng malaking aquarium. Oo, tapos gagawin nyo ng parang seascape sa ilalim. Ano? Ganda talaga. Oo. Ganda. Mahilig din ako na aquascape. Aquascape. I-set up natin. Mm. Tapos everything natural. Ah, yes. Oo. Hindi ako gumagamit ng mga chemicals na ano. Oo. Everything natural. Kailangan lang ang tubig. Walang chlorine. Opo. Ang tubig niyan, pinasingaw. Pinasingaw? Oh, yung paano bang ginagawa yung tubig? Kasi yung mga ibang kabis natin, hindi alam paano mag-ano ng tubig. Prepared ng water eh. Basta talagay mo lang sa timba. Okay. Maliit na balde. Pasingawin mo for 2 to 3 days. Okay. Yun, after 3 days, pwede mo nang gamitin. Ah, okay. So, yung chlorine doon eh, di ba? Yun yung nakasama. Yung chlorine, mag-evaporate na yun. Ah, okay. Yes. Pero, merong iba, merong binibili na anti-chlorine. Anti-chlorine. Pero chemical yun, di ba? Mas maganda yung natural, syempre, kuya. No? Hindi ako. Saka libre pa. Masyadong sa artificial. Chemical, oo. Kasi yun, natural lang, iwanan mo lang doon. Oh. Di ba? Somewhere na ano, any container, timba o drum ng tubig, pabayaan nyo lang sumingaw yung chlorine. Ah, okay. O, ang ganda ng tip na yun, ha, mga kahabis, ha? Galing kay Kuya John, libre pa. Libre pa yun. Yeah. So, ano pa yung mga ituturo nyo, kuya, tungkol sa pag-aalaga ng isda? Ano ba mga kailangan ng isda? Kailangan lang dyan, kung nasa aquarium, huwag mong paarawan. Okay. I-avoid mo yung direct sunlight. Okay. Kasi pag may sunlight, doon madi-develop yung algae. Algae. Okay. Magiging green yung tubig mo. Oo, oo. Malabo. Labo. Yun. Okay, yung iwasan natin. Yan. Okay. Pag papapakain sa isda, mga gaganto ng guppy. Minsan o dalawang beses lang ako magpakain yan. Okay, so limited. Tapos, kurot-kurot lang. Okay, oo. Konting-konti lang. Konting-konti lang. Kasi mas namamatay ang isda pag overfeeding. Okay. Minsan natutuwa tayo, pinakain mo ng pinakain. Mm. Kinabukasan, makikita rin. So yung isda pala hindi namamatay sa gutom, namamatay sa overfeeding. Kahit isang araw, wag mo pakainin. Buhay yan. Okay. Kasi yung guppy na yan, actually nabubuhay yan sa mga kanal. Originally. No? Eh, wala namang magpapakain sa kanal. Oo. Tama. Yung mga ano, yung mga natural na mga oo, yung mga siguro mga kung insekto yun. Kung ano mga aquatic kitikite. Plants, kitikite. Yung kinakain nila, kitikite. Ay, okay nga no. Dap niya. Dap niya, yun ang gustong-gusto nila. Oo. Ngayon, ito bumibili na lang ako ng ano. Oh, ano ba yung pakain niyo? Pakita nga natin sa makabis, ano yung pinapakain ni Kuya John? Ito yung pinapakain ko, ito, baby brine shrimp. Brine shrimp. Okay. Itlog to ng ano, baby brine shrimp. Ay, ganda naman yung ano. Pero minsan ko lang ito sila pakainin. Pero konti-konti lang, ano? Lalagay lang, na. Ilalagay mo sa tubig. Marami. I-dilute mo. Oo. Tapos, hihigupin mo ito. Ilalagay ito yung, mo dyan. Pagita natin yung ano, yung okay. Pinaka, ito, okay, litlang okay, na lamesa na to, no? Gano kalaki yung aquarium na yan? Parang mini aquarium lang, ano, kuya? 2.5 gallons lang yan. 2.5 gallons lang, ano? Oh, so, hindi kailangan ng special table, kahit any table, patong nyo lang. Hindi siya mabigat. Oh. Kaya pag nag-start, pag, lalo pag meron kayong start small. Ah, tama. Kasi iba natin kahabis, gusto malaking aquarium agad. 50 gallons, small. 100 gallons. Low, hindi kailangan, maliit lang. Low expense. Opo. Tapos, mag-innovate ka ng paraan para makatipid ka. Ah, ganun. Ganun. So, ganun talaga. Yung kumbaga sa'yo, ano muna, pag-aralan nyo muna, unti-unti nyo, di ba? Pag na-master nyo na, unti-unti kayo, i-ano nyo. Yung marami din akong failures. Ah, yes.
Tama, tama. Marami din failures. Mayroon katulad nung nasa taas, namatayan ako. Oh, tama. Dahil nalaman ko, akala ko, ang gapi, gustong-gusto ng mainit na panahon. Oo. Dahil yun ang sabi nila, mas delikado daw sa lamig. Oo. Kaso, yung video na yun siguro, ginawa sa US. Sa US. Dahil paglamig, situation. May snow, talagang mamamatay. Hindi kaya. Eh dito, wala naman tayong, ano, wala naman tayong tawag nito. Wala naman tayong snow. Wala naman snow, kuya, no? So, yung natural lang. Natural lang dapat, no, kuya. Ang ano. So, di pwedeng mainit, di pwedeng malamig, yung tubig, tapos ipapakain natin, kailangan ayusin natin. Ganun lang. Ganun lang pag-aalaga ng gapi. Yan. Ngayon, so, pag sobrang init, maggawa naman ng paraan. Lagyan mo ng bubong, lagyan mo ng shade. Ganun. Lagyan mo ng dagdag ng mga aquatic plants. Oh, yes. Para meron silang tataguan. Yun. Tsaka ang aquatic plants, yung normal aquatic plants, nagpo-produce yun ng oxygen. So, ganun. That will help them. Oxygen. Sa iba aquatic plants. So, hindi na kailangan ng parang pump, water pump, or anything. Ano na lang, from plants. Pero ito, ginawan ko ng ganyan dahil meron akong biofilter. Sa filter. Saka meron sa namang source dito ng kuryente. Doon sa taas kasi wala tayong kuryente. Kasi ang biofilter, kailangan din ng oxygen. Ganun. So, kailangan... Kasi para mabuhay yung bakterya. Okay. Yung bakterya na yan, good bakterya yan. Yan ang dahilan kaya malinaw ang tubig, hindi ka madalas magpalit. Tsaka, ang tubig healthy. Okay. Number one doon sa tubig, sa pag-aalaga ng mga ano, mga ganyan, mga isda, is yung water quality. Diba? So, yan ang isipin natin mga kahabis. Pag medyo bumaba na ang tubig, dagdagan mo ng kaunti. Pero kayo, hindi kayo nag-check ng mga acidity, yung mga ganun, mga water test. Wala. Wala. Observation lang talaga, saka experience. Kasi, tama yan. Gastos din yun eh. Yes, tama. Bibili ka pa ng mga instrumento. Tama. Pero pag experience, experience wala na makakuha na. Wala na. Saka, ako, very observant ako, gaya ni Kuya Jun, araw-araw titignan niya yan. Alam niyo na kung ano kailangang adjust, 'di ba kuya? Sa ating inaalagang halaman, inaalagang isda o anything. Basta kasi kailangan observant ka eh. Mapapansin mo 'yan eh. Makikita mo yung behavior nila, yung tubo nila, mag-adjust ka lang. So ganun lang 'yon. Sa konting ano din, konting research. Research. Yes. Yeah. Everything is available sa YouTube, 'di ba kuya Jun? Lahat tingin 'yan natututunan natin libre. Mo. Yes. Tama. Ay ako, ano pa rin ako, newbie pa rin ako eh. Newbie, lahat naman tayo newbie. Parang meron tayong hobby. Nag-i-start lang din ako. In-start natin ito sa pandemic. Pero ito, lago nyo, Kuya Jun. Napakaganda nitong hobby mo. So maraming salamat Kuya Jun sa pagtanggap sa Pandemic Hobbies TV. Sana marami po ma-inspire dito sa inyong hobby, ang pag-alaga ng guppies. And pag later on, pag naging ready na siguro si Kuya Jun, pwede magbenta ng mga tryo, di ba? Kung mga gustong bumili, later on, pag ready na siya, ilalagay ready natin na sa, ako. Pag ready na si Kuya Jun, magpaparami muna siya ng mga guppies. Tapos, inform na lang namin kayo, mga ating mga tagapanood, kung kailan siya ready, and then pwede na nating kuhanan si Kuya Jun. And kasi of course, meron akong nilapitan na pet shop. Meron siyang gapi. Okay. Sabi ko, saan ka bumibili ng gapi? Sabi niya, kung saan-saan. Sabi ko, darating ang panahon na breeder kasi ako, pwede kitang supplyan. Okay. Kasi sabi niya, sige. Ang minimum pet shop order pet? Ko, 100. Naku, nagulat ako. 100? Gapi pala. 100. Ay, pala kuya, magkano pala binibili to? Yung tryo, magkano bili niyo ulit? Yung isang tryo is iba-iba. One male to female. Female, isang male. Okay. How iba-ibang much? Ibang klase. Depende sa klase, depende sa presyo. Opo. Yung katulad ng Dumbo Ear Mosaic, yan, Tiger Mosaic, ang ano niyan, ang bintahan sa market, mayroong 300, mayroong 350, depende sa supplier. Meron akong binibilihan na supplier na talaga. Try na yun, try na yung 350. Meron talagang quality.
Quality. Breeder, okay. Mahal. Mahal. Ma, magkano yung mahal na... Mayroong 400. Mayroong 400 trayo. Pinakamura niya, 800. 800 for so, trayo. So, one male to female. Talagang, ano, quality. Quality siya. Oh, okay. So, eh, nag-i-start lang naman ako. Nag-aaral lang din. Yeah, kasi... So, mumurahin muna. Oo, hindi mo naman pwedeng masyadong mahal. Bami, hindi mabuhay. Sayang yung pera natin. Tapos, titingnan ko, anong... Paano gagawin ang breeding, ang mating, kung anong kalalabasan, kung okay. Kasi yan, puro mga anak na yan. Ah, okay. Ganun yan, no? Puro anak na yan. Mga anak na yan. Okay, very good. So mga kabis, ganyan ha, ma-inspire sana kayo kay Kuya Jun na si Kuya Jun retired na, di ba Kuya Jun? Pero naging productive pa rin, di ba? Sa time niya, ito paghahabi niya ngayon ng, ano, ng gapi. Something na pwede nating pag-isipan, pag-aralan, di ba? Saka gawin rin natin. Saka limited ang space nito ni Kuya Jun, di ba? Kagaya namin lahat ito nakatira sa condominium. Pero naging productive kami. And ano lang, kumbaga sa konting discovery lang, research, and gawin lang natin, di ba Kuya Jun? Mag-design nyo lang, matututunan nyo rin yun. So maraming salamat, Kuya Jun. Thank you sa... pag-attend ng pag-invita sa amin dito sa Pandemic Habis TV. So mga kahabis, okay, pag-ready si Q Jun, sigurado aanin niya tayo, tutulungin na tayong magkaroon ng mga gantong breeder. Q Jun, maraming salamat. Okay, thank you. Bye-bye. Okay, bye-bye.